Yung verse 7. Yan. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. So, number one, how do we live in the end times? Number one, guide to living in the end times. Yan. Pray. Doon sabi sa verse 7, therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. So, number one guide to living in the end times, prayer that is serious and alert. Hindi lamang yung prayer na nagpa-pray tayo, pero gusto ng Lord yung prayer with a sense of urgency. Yung parang mag-prayer na wala ng bukas, parang mag-prayer na wala ng darating pang bukas, parang ito na yung huling prayer mo, kaya lahat ibibigay mo na. Amen po ba? Kaya lahat ng energy, lahat ng mind mo, lahat ng intercessory power mo ay ibibigay mo na. So, yun po ang una. Prayer that is serious and alert. Hindi mo yung prayer na kagaya ng mga apostol ng Panginoon nung nandun sila sa Gethsemane. Ano pong prayer yung ginagawa nila? Overnight sleep, hindi overnight prayer, di ba? So, hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, seryosong pananalangin at lagi kang alerto. Nang ibig sabihin, aware ka na ang kalaban mo ay nandyan lang lagi. Ready to devour you. So, dapat you are more alert than your enemy. Amen? And who is our enemy? Satan and his demon cohorts. Kagaya ito, yung mga panahon ngayon, di ba? November 1 and 2. Panahon ni Satan kaya ngayon. Sineselebrate siya sa buong mundo at saka All Souls Day. Naniniwala ang mga tao na may mga kaluluwang bumabalik at kinakatakbo yung mga mahal nila sa buhay pa dito sa lupa, which is very wrong. Pinag-aralan na natin yan. May pastor hindi ang nakaraan, di ba? Where are the dead? Alam na natin na hindi yung mga kamag-anak natin, yung mga nakikita natin na mga multo-multo. Sila po ay mga familiar spirit na ginagaya yung mukha ng mga mahal na buhay natin. Halimbawa, pumunta ka dun sa madilim na bahagi ng kusina niya, nakita mo yung lolo mo, nakabarong. Nakita mo talaga eh, totoo, kamukha. Paaring totoo yun, nakita mo talaga yun, pero hindi yung lolo mo yun. Hindi kaluluwa ng lolo mo yun, kundi familiar spirit, demon spirit yun, na kinopya yung mukha ng lolo mo para paniwalain ka na ang mga kaluluwa ay bumabalik para matagpuin ang kanilang mga mahal sa buhay. That is the greatest deception that the devil has made sa ating mga mahal sa buhay na yun ka. Kaya nga ang nangyayari, binibigyan sila ng mga pagkain, di ba? Inaalayan ng mga pagkain, nilulutuan ng masasarap tapos nilalagay sa altar. Tapos kinakain daw ng mga patay yun, no? So, mali-mali po yun. So, pinag-aralan na natin yun. Anyway, kinakailan, ang sabi po ng Bible, a prayer that should be alert and serious. Paano tayo magiging serious and alert through prayer? Ang original word po dito ay sophroneo, which means to be in one's right mind. Yung tama yung pag-iisip mo at self-control mo. So, meron kang awareness sa sarili mo na alam mo kung sino yung kalaban mo, alam mo yung tayo mo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, alam mo yung authority mo, alam mo yung power mo. Ganun ang ibig sabihin nun. Kaya when you pray, you just don't pray like any ordinary prayer. Okay lang yun nung unang panahon. Pero dahil end times na, kinakailangan mas alerto ka, mas aware ka, at mas may control ka sa ginagawa mo. And that is, ang ibig sabihin nun, serious and alert prayer. Kailan po nangyayari yan? Okay, sa Ephesians chapter 6, verse 18. Ephesians 6:12 muna natin, meron ka dyan. Okay, pala. Sabi doon sa Ephesians 6:18, and pray in the Spirit. Ano pong sabi doon? Pray. When you pray, you just don't pray like any ordinary prayer. Kinakailangan daw,
6:18, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Ano po sabi niya pero? Always keep on praying. Kaya kung meron man kung po tayong preoccupation as Christians, na 24 hours a day na ginagawa natin, it should be prayer. Which you can do. Kahit naglalaba ka, nagluluto ka, ano man ang ginagawa mo, you can do this. Praying in the Spirit at all times. Kaya nga po importante, yung tayo ay mabaptized in the Holy Spirit. Kaya siguro nagtataka kayo, yung mga bago natin kasama dito, bakit sila pag nag-worship o nag-pray, may mga ibang language. When you knock, God will open the door for you. When you ask, God will give it to you. Amen? Kapag humingi raw tayo, tayo bibigyan. Pag kumatok daw tayo, tayo ay pagbubuksan. Ganun ang Diyos eh. Pag humingi ka ng prayer, pag humingi ka ng baptism in the Holy Spirit, sabi ng Bible, siya ay ama na hindi magbibigay ng ahas pag humingi tayo ng itlog. Kaya pag hiningi natin ay power, pag hiningi natin ay baptism in the Spirit, God will give it. Amen. So sino po rito ang nag-i-speaking in tongues na or nag-baptize na in the Spirit? Pwede po paki ano? Yan. Sige po, itaas natin. Because I want to help you kung hindi pa natin nararanasan before we end the service, magkakaroon tayo ng baptism of the Holy Spirit. Para tayo ay ma-empower. Tayo ay ma-empower. God will empower us. Kaya we live a defeated Christian life, parang lagi tayong lulugo-lugo or kalunan tayo or konting problema, bumabagsak tayo, konting bagyo na umigihay tayo, konting mga suliranin ng buhay, nakataranta tayo because we are not living an empowered Christian life. But if we have power in our Christian life, we have the Holy Spirit controlling us, feeling us every moment of our life, tayo po ay victorious. Tayo po ay matagumpay. At isa sa mga sikreto to have a victorious Christian life is a powerful prayer life. Not just an ordinary prayer life. Powerful prayer life. A life, sabi doon sa Ephesians 6 verse 12. Sige po, papasahin ko ako na lang kasi wala doon sa aning ano. Ephesians 6 verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the full armor of God so that you can stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness, the rulers, and against the authorities of this world, the demon spirit. Yun daw po ang laban natin. So, sabi ng Bible sa verse 13, put on the full armor of God so that when the evil days come, you might be able to stand against your enemy. Amen? Ano raw po yung laban natin, hindi raw po sa laman. It's not against flesh and blood. Kaya kapag meron kang kalabang tao na makulit, talagang binabasag yung character mo, actually hindi siya kalaban mo, yung demonyo sa likuran niya. Kaya hindi mo dapat kamuhian o kagalitan yung taong iyan, kundi yung demonyo sa likuran niya. Yun dapat yung binubomba mo. Yun dapat yung inaaway mo. Yun dapat yung kinakarate mo. Amen po ba? So, yun po yun. We struggle against flesh and blood. And so, because we are aware that we struggle against flesh and blood, so dapat spiritual battle yung ginagawa natin. So, paano mangyayari yun? Kinakailangan, alam natin yung spiritual authority natin. Kinakailangan magpabaptize tayo in the Spirit. Amen? Kaya minsan nga, nasa gym ako or nasa train. Minsan nag-i-speaking in tongues ako, nag-i-intercede ako, nag-i-prayer ako. Hindi ko nababalan. Natataas ko na yung kamay ko o kaya lumalakas yung boses ko. Karabak. Napapatingin yung mga katabi ko sa train at saka sa gym. Nagtataka siguro kung ano yung pinagsasabi ko. Okay. Kung minsan naman, binabaptize ako ng Lord.
Lord. Nag-worship ako sa jeep. Hindi ko mapigilan. Tinataas mo yung kamay ko. Karabang kaya rabasa. Nagbabalot ako. Nasa harap ako ng FX. Nagugulan yung driver. Nakatabi ko. Kasi tinataas mo yung kamay ko. Sa gazing kita ko. Hindi ko makontain eh. Binabaptize ako ng Lord. Hindi na mimili ang Diyos. Kahit saan ka, pwede ka niya i-baptize. Pwede ka niya i-empower. Pwede ka niya palakasin. Pwede ka niya i-meet ang iyong pangangailangan. Kaya nasa jeep, nasa train, naglalaba ka, nagluluto ka. Amen. Kaya living in the Spirit po ang tawag dito. Living in the Spirit. At tayo mga Kristiyano, have that privilege that we can talk to our God anytime, any moment, and we can have a full, ano, full na pakikipagliig sa Kanya. Amen po ba? So yun, prayer that is serious and alert. So, paano po mangyayari yun? Kinakailangan lagi tayong baptize ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Amen. So, mahirap po ba yun? Yung Holy Spirit, anytime, everywhere, available siya. We just have to follow Him. Di po ba? Amen. Di po ba? Tayo lang eh. Hindi natin kinatawag yung Holy Spirit para tayong baptize eh. Hindi natin siya dinidesire. Hindi natin siya sinasabi, Lord, fill me. Fill me, Lord. Punuhin mo ako, Panginoon. Dapat para tayong mga empty glasses na gusto natin magpapuno sa Diyos. Amen? Kapag napuno tayo, grabe, nag-overwhelm yung presence ng Lord sa buhay natin. At makikita mo parang feeling mo superman ka or superwoman that you can do anything. That you are able to overcome any obstacle in your life. Amen po ba? Amen. Amen. So ano po yung sikreto doon? Prayer. Sabihin nga mo natin lahat? Prayer. 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 Amen po ba? So number one, to live in these end times, we should be man and women of prayer. Kinakailangan mga lalaki at babae tayo na panalangin. Amen? At ang panalangin ay libre. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3. Anytime, call on to me and I will answer thee. Diba? 24 hours a day. Walang traffic, walang visitor, wala. May access tayo 24 hours a day. Prayer. Sabi nga ko natin lahat? Prayer. Okay. Number two, guide sa ating pong pamumuhay in these end times is so verse 2, 1 Peter chapter 4 verse 8. Ayan. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Ano raw pong sabi? Tayo raw po ay magmahal na malalim. Hindi lamang sinabing magmahal, kundi malalim. Kasi kinakailangan pag magmahal ka, kung hindi malalim, makikita mo yung pagkakamali ng kapwa mo eh. Diba? Pero kapag malalim ang pagmamahal mo, natatakpan lahat ng kasalanan ginawa sa'yo. Pero it covers the multitude of sin. Pag sila ng multitude, hindi lang isang kasalanan. Madami. Minsan paulit-ulit pa. Diba? Ang kulit, ilang beses na sinabi, sorry. Pero pagkatapos, uulitin na naman. Pagkatapos, sorry na naman. Gas-gas na gas-gas na yung sorry. Kasi paulit-ulit naman. Diba? Pero, for us to be able to live in the end times and be preserved for the rapture, na yung puso natin ay talagang ready-ready na i-meet yung ating bride, ay yung groom natin ng ating Panginoon, at kinakailangan daw natin umibig ng malalim. Love deeply. Amen? Love unconditionally. Loving the unlovable. Ang hirap na, di ba? Yung mahalin mo yung tao pinapamahal sa'yo na mahirap mahalin. Kasi wala kang makita ka na kanya sa kanya na dapat mahalin. Puro na lang masakit yung binibigay sa'yo. Puro na lang sama ng loob. Hinanakit. Galit. Lahat na lang yata ng pagpapasensya ginawa mo. Di ba? Ang hirap to, di ba? Pero yun ang sinasabi.
Diyos kung paano tayo pinagtiyagaan ni Lord na hindi na tayo magtiyaga at magmahal sa kapwa natin. Kahit na hindi sila deserving of our love. Di ba? Love each other deeply. Amen? Because if we do that, it covers all the multitude of sin. Kahit gaano pa karami yung nagawa niyang kasalanan sa'yo, natatakpan ng pag-ibig. Di ba? Nakakaya mong magpatawan. Yun po yung sinasabi doon. Love that is so deep. Kagaya yung love ni Jesus sa atin. Yung nahang siya sa cross, nung nabitin siya sa cross ng Kalbaryo, wala namang tayo na para sa mabitin doon eh. Wala na siyang kasalanan. Diba? Pero ba't niya ginawa yun? Kasi mahal niya tayo eh. Sa halin na tayo ibitin sa cross, sabi niya ako na lang. Kasi mahal kita. Kasi gusto kitang mapatawad. Gusto kitang patawarin sa mga kasalanan ko. At gusto ko maranasan mo ang pag-ibig ko. So yun po yung ibig sabihin nun. So 1 Peter chapter 4 verse 8. Love each other deeply. Ang first na sinabi ni Peter doon sa tungkol sa love is sa 1 Peter chapter 1 verse 21. Kung titingnan po natin 1 Peter chapter 1 verse 21. Sabi po doon, through him you believe in God who raised him from the dead and glorified him so that your faith and hope and love for God is in your heart. So nandun po yun. So verse 22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Maganda, no? Sabi ka nun? Love your brother sincerely. Di ba tayo, hindi tayo magkakamakala? We are not blood related. Di ba? Pero bakit mahal na mahal natin ang isa't isa? Di ba? Parang, meron bond na nag-ano sa atin, nag-uugnay sa atin, na kahit hindi tayo magkadugo o magkamag-ana, pinapag-pray ko kayo at pinapag-pray nyo ako. Diba? Anong pakialam nyo sa akin? Diba? O anong pakialam nyo sa inyo? Kasi hindi ko naman kayo makakaano-ano. Pero, dahil meron isang nag-uugnay sa atin, at yun ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kaya concern ako sa inyo at concern kayo sa I pray for me and I pray for you and I love you and you love me. Amen? Kahit hindi tayo magkaano-ano. We come from different families. We come from different backgrounds. We come from different status in life. Yung iba sa atin, hindi kaano mayaman. Yung iba sa atin, mayaman-mayaman. Yung iba sa atin, maraming pera. Yung iba sa atin, walang pera. Pero pagdating sa pagmamahal, pagdating sa pag-ibig, walang kondisyon. Mahal kita dahil mapera ka, o mahal kita dahil maganda bahay mo, o may kotse ka, o mahal kita dahil may pakinabang ako sa'yo. Hindi ganun. Ang pag-ibig na sinasabi ng Bible ay pag-ibig na malalim. That it knows no boundaries. It knows no conditions. It is unconditional. Amen po ba? And so you love me and I love you. And whatever happens to you, I am concerned. Pag nagka-problema ka, concerned ako. Hindi pwede, hindi ako makaalam. So ginagawa ko, pinapanalangin ko kayo. Ganon din kayo sa amin. Amen po ba? Amen. Yung iba siguro, we have different nationalities. Yung iba sa atin, American citizen. Yung iba, Chinese citizen. Pero, why do we love each other with no boundaries? Because the love of God enables us. Amen? So number two, guide para tayo mabuhay in these end times, preserved with a pure heart, is that, po yun, 1 Peter chapter 4, verse 8, love each other deeply. Tayo raw po ay mabuhay ng may pag-ibig na malalim sa ating mga puso. It is a love that covers all the multitude of sin. It is a love that understands. It is a love that forgives. Amen. Although it is hard to do, mahirap. Diba? When you've been hurt, kapag ikaw ay nasaktan, diba? Parang sinugatan yung puso mo, sinugatan yung pagkatao mo, ang hirap minsan magpatawad, diba? So you ask for the grace of God to fill your heart with love that ignores
the sins of your fellow men. Yung hindi mo, Lord, tulungan mo ako na magmahal, na walang kondisyon, na hindi ko titignan yung kasalanan ng kapatid ko o ng asawa ko o ng kapwa ko sa akin, kundi ang titignan ko yung pag-ibig mo na nag-uumaro sa akin, na handang tanggapin ano man ang pagkukulang o ano man ang kasalanan na ginawa laban sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. So ang Lord, He wants us to love unconditionally and love ignoring or wag na lang po natin isipin yung pagkakamali o kasalanan ng kapwa natin sa ating buhay. So, yun po yun. Follow up. 1 Peter chapter 4, verse 8. Yan. Next, pangatlo po, nag-guide. Yan. Ano yung 1 Peter 1:22? Sige nga, ulitin na. Ayan. Yan, maganda yan. Now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Diba? Kasi we can love from the lips. Diba? It's so easy to say, I love you. I love you, I love you. Ang dali-dali sabihin niya, o ang dali-dali isulat niya. But the Word of God says, love one another deeply from the heart. Diba? Kinakailangan daw galing sa puso. Tumitibong-tibong na puso eh. At kung ikaw meron mga Espiritu ng Diyos, nararamdaman mo eh kung sincere at from the heart yung love ng kapwa mo o yung love ng asawa mo, diba? Or kung ito yung makilang tao or love from the lips na puro lang salita, wala namang gawa o wala namang katotohanan, diba? Madi-discern mo kaya yan. You can discern it because you have the Spirit of God in you. You are able to discern whether somebody is giving you false love or fake love or shallow love or love from the lips na hindi malalim. Pero ang pinaka-the best na sinasabi ng 1 Peter 1:22 is a love that comes from the heart. Okay? Paano kaya malalaman yung bubuksan ko ba yung puso niya? Para kukuha ka ng microscope para pag-aaralan ko ba kung talaga ang ano ko? Totoo ba ito? Meron mga Espiritu ng Panginoon para ma-deserve. Diba? If somebody, kagaya ng mga girls natin dito, na mga teenager, paano ma-deserve kung yung naniligaw sa'yo o nag-o-offer ng love sa'yo is a love that comes from the heart or a love that is shallow and fake or hindi totoo. Diba? Na kung kaya kinakailangan, lagi kayong spirit filled. Para ma-discern nyo kung yung mga nagliligaw sa inyo ay totoo o hindi. O yung mga love na ino-offer nila ay totoo o hindi. Kung hindi kayo spirit filled, hindi nyo ma-discern at maluloko kayo. At eventually, magka-cry out kayo. Kasi nabigo kayo or nasaktan kayo. Bakit ba ako nagtiwala sa tao ito? Bakit ko ba ibinigay sa kanya yung matamis ko? Oo. Or bakit ko ba ibinigay ang lahat-lahat? Ipinagkatiwala ko ang lahat-lahat. Manluloko pala. Diba? Pero kung ikaw ay spirit-filled woman, spirit-filled man, you say this to me, the guys, diba ba meron din mga lalaking naluloko kaya? Diba? Binigay na niya ang lahat, di ba? Binigay niya lahat ng bankbook niya, passbook niya, credit card niya. Binigay na niya lahat doon sa babae, tapos katapos na po siya, biloko lang siya. Pinartahan lang pala siya, di ba? Kala niya, totoo-totoo na mahal na mahal na mahal na mahal siya. Pero katapos na po siya, biloko lang pala siya. So, it works both ways. Kinakailangan yung spirit-filled man of God ka and spirit-filled woman of God ka for you to be able to discern the true love. Amen? Kasi kung ikaw ay puno ng Espiritu ng Diyos, malalaman mo totoo ang pag-ibig na yan. Amen po ba? Amen. So, love each other deeply. Let us love each other deeply. Ang sarap po nun, di ba? Di ba? Ang sarap po yun na merong nagmamahal sa
sarap puro na merong mga kapatiran na hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, pero mahal ka, may pakialam sa'yo, may concern sa'yo. Diba, dinadamayan ka? Amen po ba? Ang sarap puro, diba? Amen. So, nangyayari lang yun sa mga totoong Kristiyano. Pag hindi, kaya kung magkaroon kayo ng mga best friends, magkaroon kayo ng mga tinatawag na best friend o mga kaibigan, dapat mga Kristiyano, because only Christians are able to give true love. Because only Christians receive true love from God. And so they are able to give out also true love. Amen? Yes. Yeah. Kaya kung meron pa tayong mga best friend na hindi pa mga Kristiyano, gawin na po natin sila mga Kristiyano para maging totoo yung friendship nito. Amen po ba? Yes. So, papalad kayo kung meron kayong mga best friend na mga Kristiyano. Kasi totoo pag-ibig talaga yan. Mararanasan mo sa kanila. Through thick and thin, walang iwanan yan. Amen? Prayer partner mo yan. Prayer warrior mo yan. Prayer helpmate mo yan. Amen po ba? And so love each other deeply. Okay. At ang third po na guide natin, yan, third po na guide natin in living in the end times na sinasabi po ng 1 Peter chapter 4, ang verse po natin ngayon ay yung 1 Peter chapter 4, di ba? Okay, 1 Peter chapter 4, verse 9. Sabi po doon, offer hospitality to one another without grumbling. Ano pong ibig sabihin nun? Ang root word po ng hospitality dyan sa 1 Peter chapter 4, verse 9 is philoxenos. Yan. Ang ibig sabihin, it literally means love for strangers. Meron ka nun? Philoxenos. Ayan. Philoxenos. Yung hospitality na ginamit sa 1 Peter chapter 4 verse 9, the original Greek word for that is philoxenos, which literally means love of strangers. Yun ba yan? Love of strangers. It is hard to love strangers. People who you do not know. It is hard to trust them. Di ba? Mahirap kaya magtiwala sa mga estranghero. Di ba? Pero yun ang sinasabi ng Bible. It is that kind of love that caters even to the people you do not know, strangers. Parang yung Good Samaritan, di ba? Yung Good Samaritan, yung una,